Ayan, pwede kayo dyang maligo. So, yung itsura ng elevator dito, may pa-fountain pa sila yun. Tapos, sa side natin, may paupuan. Ang galing, no? Though, hindi siya ganun ka-pleasing to the eye. Wow, may pa-billiard, oh. Cheers, guys. Cheers. So, ayan, meron din sila itong pancake, masala omelette. Hello guys! I'm back again with another video. At sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano ang hotel ko dito sa Jaipur. And yes guys, Jaipur, which is yun yung city dito sa India na kung saan ay pink city siya kung ituring, okay? So ngayon, dito po tayo sa Holiday Inn Express and Suites sa Jaipur, Gopalpura, okay? So if ever, kung magugustuhan nyo itong room tour and hotel tour ko ngayon, is pwede nyo siyang i-book sa link below and also you can use my code PAULIVAN5OFF para magkaroon kayo ng extra 5% off discount, okay? So ngayon, let's go! Itutour ko na kayo doon sa loob. So ayan guys, so nakita niya may pa-x-ray pa dito and usually ganyan talaga kapag ka sa mga hotel dito, lagi may pa-x-ray. Gusto talaga nila secured na secured. So ito yung lobby. Ayan yung lobby, diba? As you can see, ang ganda. Dito may kainan. So dito tayo ngayon sa front desk. Let's go. For check-in. Ivan de Guzman. Actually, I gave my passport already. Okay, so ngayon dito na tayo ngayon sa front desk. So hinihingi lang nila yung mga information natin. So kayo, contact mo, email ID. Okay, contact number lang daw. With breakfast, eh? Yes, sir. Yeah, thank you so much. Mura siya, guys, kasi ano, nabuo ko may breakfast na kasama. Tapos ang mura pa. Like, mamaya, papakita ko sa inyo. Thank you so much. Papakita ko sa inyo mamaya kung magkano yung total. Super mura talaga dito sa Holiday Inn. Nung nag-research ako kung ano yung magandang hotel dito sa Jaipur, itong Holiday Inn Express ito sa mga lang. Although, second time ko na sa Holiday Inn Express dahil yung first Holiday Inn Express ko is sa Macau. Pero hindi ko pa napopost yung YouTube vlog ko na yun. Mas mauuna to kasi mas paprioritize ko itong India. Kasi syempre, gusto nating bansa to. Though gusto ko din naman yun. Pero syempre, ibang experience kasi to na binibigay sa akin. Like, dream Asian country ko to. Alam niyo na yan, paulit-ulit na lang ako lobby. Ang ganda ng mismong lobby o may paupuan na ganyan. Pwede kayo mag-picture kung gusto nyo. Tapos ito may paganyan pa at may paganyan. So, tanungin na lang natin kung ano, kung saan tayo mag-breakfast buffet dito. Is your breakfast buffet? Yes. Where is it? Second floor. Second floor? Yes. Okay. So second floor. What time it starts? 6:30 in the morning till 11. So. Okay, thank you so much. Oh, 6:30 to 11 daw yung breakfast nila. So ilalagay ko dito sa screen para mas malaman nyo. So at least kasama natin. I mean, kasama sa package natin yun. Nauutal-utal ako guys kasi nakatingin sila sa akin, nakikita ko. Siguro sinasabi, ano kaya pinagsasabi ng tao? So yung itsura ng elevator dito, may pa-fountain pa sila yun. Ano to? Sitara. Ah! Rooftop lounge nila sa 12th floor. Tapos ayan, may mga paganyan. Though hindi ko alam yan. Sige, pumanik na tayo kasi kailangan ko na mag-CR. Okay, so sa 5th floor tayo na-assign. Oh! So nasa taas, 11th floor, laundromat, fitness center, self-service, ano yan, something. Dito yung buffet sa second floor. Mawala maikay. Let's go. Let's be considerate. Ay, ang ganda ng building ha. Ganda guys. So dito tayo, 0516 kasi room natin. Ay, ito na agad. Ang bilis naman. Diyos ko Lord, hindi man lang ako pinapagod. So, ay, ang ganda. Grabe, ang ganda ng room! Okay, so nag-CR lang ako sa kilit. Tapos, biglang tumawag sa akin yung mismong front desk na parang gusto daw nila akong puntahan or what. So, kaya hindi muna ako nakapag-room tour. So, iniintay ko na muna sila dito. Wait lang, ha? Gusto ko lang maging transparent sa inyo kasi nag-CR ako. Tapos, biglang tumawag. Doon tuloy yung pag-CR ko, guys. Diyos ko Lord. Tapos, ngayon, tignan natin kung ano yung masasabihin nila. Though, kinakabahan ako. Though, parang may something daw na ibibigay. Ano kayo something na nag-expect tayo? Baka naman bigyan tayo ng free dinner buffet. Naku, dinner buffet na lang para hindi na ako gumastos ngayong gabi. Wow. Kasi feeling ko lang ha, kutub ko lang to. Ewan ko kung totoo. I mean, ewan ko kung real to. Kasi nakita nila ako nagbablog. I mean, nagbablog kasi naman talaga ako, diba? Nakikita nyo naman, intro pa lang, lagi ako nagbablog kapag nag-check-in. So, feeling ko inisip nila vlogger ako, which is totoo naman din. Diba? Totoo din naman. So, ngayon, tignan natin kung ano yung pakulo nila. Kikwento ko sa inyo. So, nakausap ko na yung manager. Ayan. So, may binigay sa akin calling card na ganyan. Plus, ayan, binigyan tayo ng gift. So, yung gift is, bibigyan tayo ng complimentary coffee sa kanilang cafe and bar sa ibaba. So, kala ko naman, papakainin tayo, guys! Wow! Okay, so, ngayon, mag-room tour na tayo. So, later, kapag may time pa tayo, is try na natin i-purchase, I mean, i-redeem yung ating freebie na coffee. May matcha kaya? Sana matcha na lang ano. Okay, so ngayon, mag-room tour na tayo. Okay guys, so ngayon, mag-room tour na tayo dito sa room natin na in-avail dito sa mismong Holiday Inn Express dito sa Jaipur. Okay, so magsimula tayo dito. As you can see, dito may pintuan and though wala siyang katabing. Alam nyo na, walang katabing mismong keycard dyan. Plus ito, hindi siya cabinet guys. Though, dito sa side na to, as you can see, mayroon dyan pa water. Itong coke, daladala ko yan kasi ito yung binigay ng ating driver na sa previous video. Tapos ito, mayroon dyan pa nuts. Tapos may electric kettle, mayroon pa cup, mayroon pa coffee tea. Tapos mayroon dyan pa security deposit. Tapos mayroon dito, refrigerator. Plus alam nyo, ngayon lang ko nakakita ng Del Monte.
Del Monte dito sa India. Ang babaw ko sa part na to pero ngayon lang ako nakakita. Philippines ka ba galing? Ah, India. Kala ko naman Philippines to. Nag-expect ako, okay? Ay, my God, guts ko. Wow, galing. So, ngayon guys, pumunta na tayo dito sa side na to, which is yung mismong toilet area. So, sa toilet area, napaka-spacious ng mismong toilet area nila, to be honest. Plus, pagpasok nyo ito, agad yung makikita nyo. Mayroon itong session ako saan dito nakalagay mga toiletries. So, sa toiletries is andyan yung shaving kit. Yung shaving kit pa na isa. May dental kit. May dental kit pa na, eh, comb! Comb pala, tapos mayroon ditong patwalya. Which is isa lang, kasi alam naman nila na isa lang ako na dadating dito. Plus, dito sa side na to, ayan, as you can see, ayan, mayroon ditong pa-tissue, ayan, mayroon dyang palalagyan ng bidet, tapos may pa-tissue ulit dyan, tapos may trash bin sa ibaba. Plus, sa side na to, is mayroon ditong pa-hair dryer, mayroon ditong pa-half body mirror, plus mayroon ditong Dove na hand wash. Natutuwa ako kasi yung body wash, shampoo, and hand wash nila is Dove. Kaya maganda. Tapos ayan nga yung hair dryer. Tapos ito, kung gusto nyo ng hot, kung gusto nyo ng cold, tapos may patawel dyan. Tapos naka-separate yung shower area, which is much better. Wait, paano ba buksan? Ah, pag ganun. Okay? So ayan, mayroon dyan pa shower dyan, tapos itong nasa itaas. Tapos again, Dove yung body wash and shampoo, which is... Ang lakas maka, ano nun, ang lakas maka mayaman nun. I mean, mayamang quality. Hindi siya cheap-cheap. So, buksan natin to, andito yung cabinet. Usually, hindi ko pa siya natatry buksan, pero feeling ko nandito. Ganun naman kasi usually. O, oh, diba? Sabi ko sa inyo eh. So, andito nga yung mismong cabinet. So, sa cabinet, ayan, makikita nyo, mayroon na dyang plancha, tapos yung iron stand, tapos ayan, mayroon dyang pahanger. Plus, ito sa side na to is andyan yung mismong laundry bag, chinelas, tapos ayan yung mismong extra storage dyan, okay? Plus, guys, dito sa side na to, makikita nyo na agad dito yung mismong bed. So, may two single bed dyan, kasi ito yung so far pinakamura kong na-avail. Alam nyo, biglaan kong in-avail tong mga room na to. Itong room dito sa Jayport, yung room sa Agra, yung double tree by Hilton, kung napanood nyo na yung vlog na yun. So far, yung mga double na ganitong bed, yung mura. Nagtataka nga ako eh. Though, sa mga iba kong hotel na napupunta sa ibang bansa, hindi. Dito mura yung mga dala-dalawang bed. So, mas friendly siya sa mga may kasama dyan, hindi lang sa solo travel, which is okay lang din naman kung solo traveler ka. So, dito sa side na to is yung aircon. Tapos, dito meron dyang side table na nandyan yung telepono. Tapos, ito yung mismong mga switch if ever. Tapos, may saksakan dyan. Ang maganda dito, meron ditong USB port na pang charge dyan. Tapos, yung normal na pang charge dyan, okay? Tapos, meron dyang pailaw-ilaw. May pailaw-ilaw nga din doon, di ko pa nabubuksan. Tapos, sa side na to, may paupuan. Ang galing, no? May paupuan dyan, normal na normal. Ayan yung paupuan dyan. Dito may pa-luggage truck, may pa-TV, tapos may pa-extra storage dyan, tapos may pa-working area dito na may upuan, na may ilaw, at mayroon dito mga charger, if ever, kung gusto nyo mag-charge. Plus, dito sa side na to, ito uli yung mismong bed. Plus, doon sa side na yun, ayan, nakikita nyo ba? Wait, sinu-zoom ko. So, ayan, mayroon dyang pa-orasan na digital clock, tapos may ganun din. Mayroon din switch doon, tapos mayroon ding saksakan. So, buksan natin to. Ano ba itsura? Ah, ito. O, diba? Though, hindi siya ganun ka-pleasing to the eye, guys, ha? Don't expect na kapag ka, kunyari, pagbukas niya, ang makikita niya, eh, wow, BGC, wow, Makati, wow, Singapore, o Hong Kong, though hindi. Typical Indian neighborhood po ang makikita niyo dito. And okay naman siya, ang mahalaga, maganda yung hotel, safe yung hotel. Kasi madami guys, ano, kapag ka mag-research kayo online, uulitin ko na naman to. Sinabi ko na to dun sa Delhi hotel vlog, tapos dun sa Agra. Ma-overwhelm kayo. Super dami po talaga dito sa India na hotel. Tapos makikita nyo, meron dong mga 5-star, pero isa lang yung reviews. Meron dong mababa yung star, na super baba, pero madami namang reviews. So, might as well, kapag ka pupunta kayo dito, since malayo to sa Pilipinas, at mag-i-invest na din naman kayo ng ticket dito, at kung ano paman, sa mga trusted na kayo na hotel tulad nito. Though, yun dun sa Delhi, yung hotel natin nun is cheap hotel lang siya, budget hotel, pero magandang maganda reviews and recommended siya ng mga bloggers. Like bloggers, tayo letter B yung mga nag-article-article. Kaya nakita ko siya, okay? So, yun lang naman so far yung nandito sa room. Typical na kung ano lang yung nakikita niya sa iba. Though, parang ito, nakatutuwa ako sa part na to kasi walang ganyan yung mga ibang kwartong mga napupuntahan natin. Kasi may upuan na yan, tapos may pa-table dyan. Aside from yung mismong working area, plus itong upuan na to, okay? So, ngayon, ang gawin natin is order lang ako ng food. Plus, after ko umorder ng food is titingin naman tayo dun sa mismong second floor nila, which is para makita natin yung mismong cafe and bar nila. Tapos, ipapanik ko din kayo dun sa pinakataas na floor, which is andun kasi self-laundry area. Para kahit papano guys, ay makita nyo if ever. And pagka magpupunta kayo dito, kung mag-i-spend kayo ng 2 nights dito sa Jaipur, is pwedeng-pwede nyo siyang mapuntahan. Okay? So, I'll order na lang muna. Then later, i-review ko sa inyo yung internet, kung mabilis ba, kung ano pa ba yung mga kaganapan at malapit dito. Okay? So, later na lang. Okay, so hindi siya related dito sa topic dito sa video.
pero gusto ko lang i-share sa inyo na umorder ako ng Pizza Hut. So, ibig sabihin, pwede kayong umorder online. And yes, umorder po ako ng Pizza Hut kasi guys, puro vegetarian food na lang ang kinakain ko dito na Indian food. Kaya ngayon, palagang kinakaiba ko sa mga ganitong klase pagkain. So, if ever kung magbubook kayo ng mga kunyaring ganyan, pwede sa mismong website ng mismong fast food or store or restaurant ito, in-order ko to sa mismong website nila, like sa Pizza Hut India. Plus, kung ayaw nyo naman sa mismong website, meron silang parang Food Panda or Grab Food sa atin, which is ang pangalan sa kanila is Zomato. Ayan, lalagay ko dito yung picture ng kanilang logo para if ever kung gusto nyo umorder ng kakaibang food, western food, is pwede nyo gawin yun kasi sawa na kayo sa Indian food or baka ayaw nyo Indian food, okay? Okay guys, so ngayon mababa tayo sa second floor doon sa parang restaurant or cafe area nila. Kasi guys, in-invite tayo ng manager. Like, iba pang manager tumawag sa atin, so sayang naman kung hindi natin i-grace, diba? So, ngayon mapakita ko sa inyo to. Ang ganda yun. Plus, ayaw natin ganyan, glass. Diba? Ang galing. Ayan. So, ngayon dito tayo ngayon sa restaurant. Wow, may pabilyardo. Ang galing. Wow. So, wala pala dito katao-tao. At least now we're here. Guys, alam nyo, to be honest, ito ang magiging honest ako sa inyo. Medyo maswerte tayo dito sa part na to. Kasi nakita nila na nag-vlog tayo, so binibigyan nila tayo ng ganitong passing service. Which is, I think mabait naman talaga sila, no? Nakakatuwa din. So, ayan. Oh, thank you so much. Ah, it's cold. Yeah, cold. Thank you so much. And what's the food for tonight? Okay, thank you so much. Are you the manager? You're the manager? Nice meeting you. Thank you. Nakita niyo ba nakikipagkamay ako? Hindi ako kinamayan. Kasi nagkaano siya eh. Naglalagay siya ng water. Okay lang, libre naman tayo ng pagkain. Okay ngayon guys, kausap ko si sir. Pinapipili ako ng kahit anong gusto ko. Thank you so much. It's here, so it's in cheese. It's here, kulfi. Kulfi, okay. You can give me kulfi if that's the best seller. Sure. So that I can definitely show it to them. Definitely. Thank you so that's much. That's an Indian dessert, so that would be changed for you also. Okay. And steak? Steak, that is Western, we'll get to you. Okay, okay. Anything that you will offer, I will accept it. Thank you. Sure, sir. Thank you so much. Apart from that, input anything you would like to have, please let me know. We'll prepare for you. Ah, okay, okay. Anything that you want is okay to me. As sure. Long as it's good and the best. Thank you. Tanya Pat. Diba? Ang bait. He's so generous, guys. Oh, in English ko para naiintindihan nila. Grabe. Guys, pinipili ako lahat ng gusto ko sa menu. Grabe, ako lang to, guys. Ako lang to. Ako lang to. Mag-isa lang ako dito. Huwag niyo naman ako i-spoiled. Oh! Nakakatawa. So, sabi nila sa akin, i-ready daw nila yung steak for us. Tapos, aside from that, is yung kulfa, which is yun yung parang dessert nila. Oh, so fast. Sorry, mojito? Mojito? Yeah. Ah, okay. Oh, thank you so much. Grabe. Pero tayong mojito dito, hindi nila sinabi sa atin na mag-mojito tayo kasi guys, hindi naman tayo alcoholic person. Ang galing. Pero mumiti ako para maging okay-okay naman. Ang bango. Ano to? Salad mojito. Ang dami niya sa loob. Ah, okay. O, diba? Meron silang pa. Extra din. O, diba? Nakakatawa naman, guys. Grabe. Hindi ko alam na bigla tayong magkaganito. So, sige, istruhin natin yan. Istruhin natin. Para maipakita ko sa inyo. Kasi yun naman talaga purpose nito eh. Kaya nila ako pinataba. To showcase the goodness, guys, in you guys. Napuputol yung plastic straw, which is okay lang din naman. Okay? So, ngayon, titikman na natin. Cheers, guys. Cheers. Poink! Okay. Alam niyong busog ako. Kumain ako ng Pizza Hut. Pero pinatawag pa. Umumula tayo agad nito. Ay, masarap! Oh my God, masarap! Matamis siya! Masarap, matamis, guys. Like, literally, hindi ko alam kung ano yung nagpapalamis. Feeling ko dahil sa lemon, plus may bell pepper, tapos may mint. Masarap siya. Like, i-rate ko siya ng 10 out of 10. Wala halong biro. Tatanungin ko kung ano to. Mojito, something nila na hindi ko alam kung ano yung pagkakamix. Pero okay, if ever pagkapapunta kayo dito ng Jaipur at same hotel, orderin nyo to. Promise, pag hindi nyo nasarapan, is sisihin nyo ako. Masarap talaga siya. Promise. Hindi dahil binigay sa akin, guys. Ang sarap. Ang sarap. Kaya lang ang onti ng laman niya. Ang sarap. Wait lang, bipicturean ko. Okay, so ayun, hiningi ko yung menu and ngayon, nasabihin ko sa inyo kung ano yung order niyo if ever pagka mapupunta kayo dito. Wait guys, nag-iinit na yung katawan ko. Talaga ako nag-aalak, alam niyo yan. So ito, yun yung mocktails. Ayan, so virgin mojito. Mocktails, ba't ako mocktails pero may mojito siya guys? Ba't ganun? OA lang ako, baka OA lang talaga ako guys. So ayan, wala. Ibig sabihin pag mocktails walang alak, diba? So, parang pinigong nag-iinit ako. Oh, ilang siguro talaga ako. So, ayan guys, virgin mojito. So, 299 Indonesian rupee. Okay? Masarap. Masarap to. Promise. Pagka natikman nyo to, the best. Nakatingin sila sa akin. Iniisip nila siguro kung ano yung sinasabi ko. So, next, ito.
steak nila. Though hindi ko alam kung anong steak ko. Kasi hindi ko alam kung ano itong binigay nila sa akin. Like, hindi ko talaga alam. Tignan nyo, puro color green. So, ito ay Western Selection Mustard Grilled Cottage Cheese Steak. Noong una, akala ko steak na parang mga beef. Ganyan, guys. So, nag-enjoy na. Nagulat ako. Tapos, nung pagdating sa akin, ano siya? Grilled Cottage Cheese Steak siya. So, 599 India rupee ito. So, ito yung ano. Okay, so ngayon, tikpan na natin. So, ibig sabihin, kailangan natin ubusin to. Nakita nyo naman, umorder ako ng sandamakmak na Pizza Hut, diba? So, ibig sabihin, usog na tayo. Pero kasi tumawag kasi sila, wala tayong choice. So, ngayon, picture muna natin. Then, after this one, is let's start eating it. Guys, ang sarap nito. Actually, hindi ko na siya na-videohan. Kasi sa video ko sa TikTok siya ginawa. Pero ang sarap. Yung kanin niya parang sinangag sa atin. Like ito mismo, oh. Ay, wait. Natatapon. Ang sarap niya. Sarap talaga. Wala ka lang joke time. Tapos ito, steak siya, guys. Steak. So, yung steak na yan is cheese yan. Kapag kahiniwa niyo siya, is makikita niyo yung loob. Though, hindi ko ma-explain kung ano lasa niya. Parang connected siya sa tokwa. Ganun yung nalalasaan ko sa kanya. Pero cheese siya. Like ang kapal na cheese. Ganun level. Grabe. Ang mga ganito palang kasing food, no? Ang sarap. Daw ang init ngayon dito sa resto nila. Pero masarap. Tapos ito, sasamahin mo pa dito. Ang sarap. Lamig. Ito parang sinangag sa atin. Ganun lang ilasa. Iba lang ang kulay niya, pero ganun na ganun. Sarap. Ang sarap talaga. Walang harang bilo. Walang harang bilo. Nasabi ko na sa inyo kanina kung ano na yun ba yung mustard grilled cottage cheese. Masarap. Orderin nyo. Yung cheese nyo, last on top of for me. Ewan ko sa inyo kung galing malalasahan nyo. Guys, tingnan nyo, nakakain na ako. Ano ko pa yung sasabihin sa kanilang busog na ako, guys? Masarap yung mga pinapakain nila sa akin, ha? No get me wrong. Pero busog talaga ako. Pakikita ko sa inyo. Kasi ngayong araw, ngayon tayo nag-hit ng 21,000 subscribers. Tapos, bumili ko nito. Pizza Hut siya. Buong pizza, ganyan. Ako lang kumain yan. Tapos, pumunta pa ako dito. Parang nga dito. Nakangiti ako kasi nanay sila. Pero, busog na ako, guys. Alalangin lang. Ayun guys, meron pang isa. Ngayon, ito, meron tayo ditong kulfi. Ito yung dessert dito sa India. Though, hindi ko actually ma-explain kung ano yung lasa niya o ano yung dapat kong expect dito. Kaya ngayon, titikman natin siya at sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba ang dapat yung i-expect kapag kakain ang titikim nito. Though, parang feeling ko ice cream siya. Dito na lang natin simula sa gilid. Ah, matigas pa. Ah, parang ice cream. Kung ano ba yung mixture to? Ay, busog na ako. Ayan guys, tikman natin. Ang bango. Parang mayroong something kayong maaamoy na parang usually naaamoy nyo sa mga normal food dito sa India. Hindi ko ma-explain yung lasa niya. Parang halo-halo siya sa loob. Pero parang nagiging lasang pastillas siya. Doon hindi ko talaga ma-explain. Parang halo-halo talaga. Pero lasang pastillas. Hindi nyo talaga ma... Hindi ko masabi. Hindi siya lasang mangga. Hindi siya lasang avocado. Hindi siya lasang ganyan. Pero halo-halo talaga. Parang naglalaro sa bibig mo yung lasa. Dapat may sa pistachio. So, ni-research ko kung ano yung mismo ingredient ng kulfi. So, para kahit pa paano maging knowledgeable tayo. So, ayan o, as you can see, lumabas dito na may pistachios, condensed milk, heavy cream, cardamom, saka saffron. Ito yung itsura niya. Kaya pala parang may spices din ako nalalasahan, guys. Ayan. So, kaya pala hindi ko siya ma-explain kasi hindi ko alam yung cardamom saka saffron. Yun yung saffron. Tapos cardamom, ito. Diba? Okay, good morning guys. Ngayon ay pupunta na tayo sa second floor at magre-breakfast buffet na tayo. Sana lang ano, yung parang mga breakfast buffet sa Pilipinas, yung tipo mayroong mga itlog, hotdog. Pero walang hotdog siguro dito sa bacon kasi mga vegetarian mga tao dito. So let's check. Sana meron na. Ay, walang katao-tao. Walang magre-breakfast. Ayan guys, so tignan nyo. Ay, ang dami ha. Tignan natin. Ay, yung chicken sausage. Oh my God. Hindi ko in-expect. So, ayan. Meron din sila itong pancake, masala omelette. Hello. Thank you. Baked beans, porridge. Tapos, this one is saboy active. Baked cheese tomato. Sauteed vegetable. Potato wedges. Besan shila. Mixed parata. Thank you. Pav. Baji. Poha. And dalwada mixed utapam. Tapos guys, parang puto nila ang idli. Okay. Thank you so much. Then, ayan, mga juice. So, mga watermelon fresh juice, apple juice, sweet lassi. Lassi parang yogurt yun, guys. Tapos, parang milky yogurt, something like that.
orange juice, tapos ito, healthy counter kung gusto niyo mga healthy, healthy living. Tapos may pa cereal, full fat milk, hot milk, tapos ito yung cereal. Okay, so magkaka-crunch tayo. Let's go. Ah, dito sa gitna pala, meron ditong ano. Meron ditong parang something-something na hindi alam. Makurd-curd siya. Tignan niya. Curd. Ayan. O, diba? Mga bread, pastries. Ay, parang ano, donut o something like that. Yan. So, kukuha na ako ng pagkain, tapos mag-taste test na tayo. Okay, so ngayon kumain na tayo. Kumuha ako ng chicken sausage. Kala ko nga walang ganito eh. Laki chicken niya siya. Though, sisiga naman lambot. Medyo matigas siya. Pero ganun yung pagkakagawa niya. Hindi dahil sa luto. Tapos may potato wedges tayo kinuha. Do you have ice? Can I have ice? Thank you. Bilingin pa niya tayo ng water. Mayroon tayong kinuha dito ng gulay. Wala lang, para lang mabalante ang meal. So, walang magulay para ipakita sa inyo kung makain ang gulay. Okay, so ngayon, nandito tayo ngayon sa 12th floor o sa rooftop nila. At papakita ko lang sa inyo yung parang rest place dito plus yung pool. So, ayan, as you can see, meron dyan mga upuan. Tapos dito may pool. Kung gusto nyo mag-pool, so super init dito sa mismong India. Ayan, na pwede kayo dyan maligo. Ayan yung swimming pool. Though hindi ko na nagawan ng paraan para makaligo. Ayan, may pa-towel sila dyan, tapos may pa-CR pa doon. Yun, gusto ko lang i-share sa inyo na may pa-ganun sila dito. Para at least aware kayo na meron din silang pool, hindi lang mga kainan, ganyan, at hindi lang mga ibang amenities. Let's go! Okay guys, so mag-check out na ako ngayon. Tapos na tayo mag-liwaliw dito. Tapos na tayo mag-breakfast buffet. Tapos na tayo mag-relax. Tapos na tayo matulog, ganyan. At ngayon, sasabihin ko sa inyo aking quick verdict o quick review dito sa Hopin Express Jaipur, okay? So, nung una, is nagre-research ako ng mismong tutuluyan dito sa Jaipur. Kasi usually dito guys sa Jaipur, kapag ka nagre-research kayo, aside from napakadamit ma-overwhelm na naman kayo sa choices ng mga hotels dito sa India, is kailangan, tignan nyo mabuti kung ano yung hindi scam, guys. Kung ano yung hindi nakakaloko yung reviews, ganyan. So, nagtitingin-tingin ako, merong mga hotel dito sa Jaipur na yung tipong talagang parang artsy. Yung parang ma-art-art talaga yung mga print. Yung talagang, kung alam niyo yung Jaipur at kung nare-research kayo sa Jaipur, yung Pink City, tapos yung mga parang colorful vibe, yun. May mga hotel na ganun dito, kaya lang ang mahal. So, nag-research ako, then ito, nakita ko tong nakita ko tong Holiday Inn Express. Then, nagandahan ako sa kanya. Ang ganda naman, di ba? Modern yung style, plus napakamura, plus two bed pa nga to, di ba? Ibig sabihin, pang good for two packs din to talaga. Tapos, mayroon pang free breakfast buffet. Tapos, in terms naman sa location, is along the highway siya. Like, may highway sa harapan, ganyan. Tapos, ano guys, like, kapag kunyari, gusto nyo magpunta kung saan-saan, pwedeng-pwede dahil may Uber naman dito at may Ola. Yun yung parang Grab sa atin sa Pilipinas, okay? So, sa service, sa lahat ng mga treatment ng staff dito sa akin, okay guys, 10 out of 10. Lalo na nung nalaman nila na nagwa-vlog tayo. Though, nahiya ako sa part na yun kasi nalaman nila nagwa-vlog tapos nagpakain sila sa akin. Ganyan. Pero na-appreciate ko kasi ang bait. Tapos, sinabi nila sa akin na gusto daw nila i-showcase ko daw yung pagkain nila, which is Indian food, sa inyo. Kaya yun, na-appreciate ko yung part na yun, na gusto nilang malaman ko ano yung bestseller nila at yun yung pinakita ko sa inyo. Kaya nga lang, di ba nga busog na nga ako kagabi, ganyan. Next naman is a budget, 10 out of 10 din. Napakamura ng halaga ng 1,800. Though, may mga time na sinasabi ko 2,000 per night ko ito nakukuha. Pero, 1,800 talaga siya. Nira-round off ko lang. So, ganun ang nangyayari. So, napakamura nun sa ganitong itsura na hotel. Sa ganitong laki. Sa ganitong dalawang bed. So, meron pang breakfast buffet. Super mura na nun. And good for two packs to. Pero ako mag-isa lang. Kaya isa ko lang itong ginagamit. Okay? So, location, okay. Service, okay. Budget, okay. So, ire-recommend ko ba sa inyo? Yes po, ire-recommend ko. Pero, kung ang gusto niyo yung mga talagang artsy-artsy na hotel, yung tipong, yung print eh, yung parang Diwali, parang mga ganun yung itsura, isa, pwede kayo mag-research na iba, kaya lang ang mahal, guys. Ang mahal. So, ito parang for me, ito yung isa sa mga pinakamura, at the same time, it talagang trusted yung hotel chain, hindi talaga ako may scam, okay? So, yun ang i-consider nyo, ha? Kapag ka mag-check-in kayo o maghahanap kayo ng hotel dito sa India, always do deep research, kasi baka mamaya nga ay pagdating nyo doon, wala pa lang yung reservation, ganyan, okay? So, yun lang naman, guys. If ever, kapag ka gusto nyo ito i-book, i-click nyo lang yung link below, and also, you can use my code PAULIBAT5OFF para magkaroon kayo ng extra 5% of discount kapag ka mag-a-avail kayo ng hotel sa club, okay? Maraming salamat! So, yun lang! Thanks!